parts of the game. Like sabihin natin 8 minutes in magkakaroon ng skirmish dito, you would need that para lang kahit paano masabi na kaya kong i-take down tong sa side ng Evo's PH. Mm-hmm. Pero paano mo nga gagawin yon dahil merong Belleric na kaya magbalik ng damage sa'yo and kaya i-sustain yung mga yun nga, eh, kampi yun mo. Nga. Lalo na pag nasa gitna yung yes. Belleric and nandun sila sa dome na yon. But I think siguro tamang protect. Siguro pwede lang gawin, hintayin nilang mawala yung ultimate nitong Belleric. But ang tanong dyan of course, will Evo's actually let that happen? Pero teka lang, tignan natin dito, mapapansin natin yung very aggressive, ano no, Leo Homeward kahit mag-isa lang siya dun sa baba. I do like the two tank setup na meron dito yung Onage. They can use one big team fight ultimate para lang sabihin natin na kunyari gumamit yung Belleric dito ng ulti niya. It's going to be enough. Pero Dupen dito will get caught out. Ayun na nga, tingnan natin, na-silent siya dito pero dahil napakataas ng sustain at survivability, hindi siya makukuha pa ng Onage. Tuloy ang team fight dito para sa ating turtle side. Dexter looks like he will go down. At ito nga, Fuzaken will back away. Exort will go down as well. Bimo, nako, hiding under the turret ka na muna dyan, Chong. Pero ito, teka lang, 1v1 situation. Grabe naman si Archie. Kukuha pa ng kill dun sa bandang gitna. Lembot going for his blazing. Do it! Tamang juke out lang. Under turret with the protection of the Vimo, hindi magkoconnect dito ang ability ni Haji and will not secure another kill. Okay, so right now, Archie got 2 kills out of that skirmish. So, ibig sabihin dito, yung mabilis niyang pag-online pa, mas mabilis niyang pag-online din sa Claude, mas bibilis pa lalo, pero Haji grabe going naman. In. Dupin dito with the ultimate, three. Wow! Tuloy-tuloy sila dito, kahit konti na lang HP bar ng Torre doon. Tuloy pa rin ang bakbakan. Although hindi pa nila na-secure agad yung Torre doon, they got 1 kill and sa middle lane, we have a 2v2 ongoing. And yun na nga, forcing dalawang membro ng Onage dito to just back away. Uy, pero Haji will get the kill on Claude and they are really making Onage suffer for that Claude pick. Ayaw na nilang bigyan ng opening dito. Evo's PH will try to actually steal that buff pa sa kanila pero nag-reset. So, hindi na safe yung lugar na yon. Right now, Onage is at 2 kills while Evo's is at 9. So, this is big for the side of Evo's. Oh, lalo na. Nagkakaroon na talaga ng item tong si Archie. Level 9 na marksman para sa side ng Evo's compared sa level 8 na marksman na nasa side ng Onage. Although hindi ganun kalakihan ng kalamangan ng level dito, eh definitely it would matter, pero grabe naman yung Divine Judgment. Inipit sa bandang gitna, hindi na nakatakas dun si Fuzaken. And Fuzaken dito, his Akai is now at 0-3. Endless battle, makukuha ni Haji dito. The ulti coming out from the gourd. Honda doesn't care. Honda just pops his ultimate. Sabi niya, Mamba out. Takbo lang. Walang problema. Parang wala lang yung damage dun ni Gord. Pero makikita natin sa bandang baba na ko nagpo-push dito si Exort. Gamit-gamit ang Cho. Pero kailangan natin bantayan dito si Dupin. Alam mo kung ako papapiliin ako ng isang malaking nickname para kay Dupin dito. Ano? Ang gagawin ko sa ang cutie pie ng Evo's PH. Eh, teka lang. Ito na nga sa bandang baba, nakakuha ng kill dun ang red team natin. Pero maganda yung pagkakapush dun ni Cho para sa bandang baba ng Team Onage in favor sa kanila. Kahit pa pa nakahabol sila, pero sa ngayon mapapansin mo, ang laki pa rin ng kalamangan ng gold nila dito. And of course, the kill lead as well. Lahat talaga nagmamatter, yung mga tower pushes mo, yung mga kills mo, as well as the gold lead that you have. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita si Genevieve talaga, like, yung may magandang setup. Pero tulad nga ng sinabi mo kanina, siguro bandang late game, pag nakakuha tayo ng magandang setup dito, dyan natin makikita yung magandang pasok nitong Genevieve. Actually, kay Zaya, I feel na hindi naman talaga... Uy, pero ito yung dalawang King of Fighters, mga kaibigan, naglaban! Naku po, eto, nagkaulihan! Gord dito with the ultimate, hindi siya nahuli na kaya dito, but Archie is trying to get this kills on the side of Onage, and eto na Archie just with the left and right, the physical attacks coming out in and out, mga kaibigan. Exort trying to run away as well, the stun is there. CKTD trying to fight this. Haji will go for the cleanup pero Claude with the blazing duet hindi makakapatay, pero sabi ni Lembo dito, gusto ko pa, pero gumusto pa siya at hindi lahat ng gumugusto nabibigyan, mga kaibigan. He will go down. Grabe naman yun, ang daming kills na nangyari dun, at tumuntikan na rin si CKTD rin, CKTD sa bandang gitna, pero nakita mo yung aggressiveness ng Evo's dito. Parang calculated move eh. Konting-konti na lang yung buhay ni Leomord doon. Pero alam niya, kaya niya pa against that, I think it was the Lembot sa bottom lane, tama ba? Mm. On the Claude. And alam niya na squishy target din naman, kailangan niya lang ma-outrange
or should I say, makalapit pala para dun sa marksman na yun, makuha niya yung range and he will do the critical hit. Mm. Alam mo kasi, Mamsh, paminsan kasi, Mamsh, ang kailangan mo, Mamsh, kapag ka hindi na kaya, huwag mo na talaga ipilit. Nasaktan lang siya dun eh. Mm-hmm. Nasaktan so, lang. So, Mamsh, ikaw, kapag ganun na nangyari, hindi na talaga pwede. No, tamang init ka na lang. Yung pero nandun sa may gilid ah. Nasa gedling, nasa gedling. Pero hindi ata siya lalabas dito. Okay, i-recall. Nag-recall siya, at least. At least. Pero ito na nga. Tikita mo naman, almost 10-minute game time pa lang tayo. Halos apat na lang na tore ang natitira dito para sa side ng ownage. Kung mapapansin mo talagang ito, eh, nagpe-pay off yung ano eh. Sinecure na tank support dito ng EVOS. Tulad nga napansin natin kanina, balik lang tayo sa match ng kung saan nag-ultimate itong si Gord, and then nag-ultimate lang din itong si Belleric. Yeah. Diba? Parang wala lang eh. Kasi meron tayong tinatawag na Belleric effect dito. Ano nga ba tinatawag natin Belleric effect? One of the things na kailangan mo i-take note kay Belleric kasi is kailangan magkumpol ng mga tao dun sa loob ng ultimate niya. Mm-hmm. And that is one of the disadvantages if you have the Belleric. Dikit-dikit kayo. So anything na big team fight ulti coming out from the side of Onish dito, sigurado 100% masusulit. Oh. The thing about it is, Dexter dito can just go in and out, try to catch someone, then give the capability of Onish dito to fight yung mismong capability nila to fight. So it's really hard for them to, you know, just give their best kapag ka nagkaroon na ng laban dito kasi lagi talaga sila magkukulang hangga't hindi na account for dito yung kaya. Siguro kailangan munang i-burn ng ownage dito yung mga ultimate na available sa Belleric na yan as well as the kaya para doon pwedeng makapasok yung Blazing Duet ng Claude. Dahil nga napakahirap, alam mo yun, once available pa yung ultimate nitong Belleric and kaya, ang hirap talagang ano eh, tapatan sa ngayon, lalo na hindi lang ability wise kundi pati na rin doon sa team fights na meron sila ngayon. Pero teka lang, bakbakan it na naman sa ngayon dito. Nakuha na naman ang tier 3 turret dito ng Onage. Kasama pa ang Lord. They have to take this down. Minowan Fury ongoing at the moment. Dexter taking so much damage. At si Fusakin, naku, mamamamatay na rin sa sige, kamay kid, dito. Sige, hinabol ng kabayo dito. Haji trying to get more, pero Haji will go down. He does have the immortality. Dufen, will he help his teammate? No, he won't. Lembot dito will get a lot of kills out of that, pero sabi ng EVOS dito, walang personalan, trabaho lang. Dexter with the knock-up, the ultimate is there. Hindi kailangan ng team fight dito sa side ng EVOS. Kailangan na nila pick off. Dexter will go down. Dufen will try to go for exhort. Ito na ang labanan ng mga mage natin. And here comes the Way of the Dragon. The Way of the Dragon dito. Nauli si Dufen and Dufen will go down. And that is a wipe for the side of Onage. Alam mo, kahit naubos dun yung EVOS, sa tingin ko okay lang. Tignan mo, tatlo ang objectives ang secure nila dito. Tatlong inhibitor turrets, wala na. Kalbo na ang base militar ng Onage dito. Grabe ka naman kay Lex, huy! Uy, grabe naman, grabe naman. Ano ba? Mag-usapang... Or Lex na ang base nila dito. Lex. Lex na ang base nila dito, yan. Idol natin yan. Ito na nga, no? Kailangan kung gusto pa rin naman makabawi dito ng Onage, kailangan nila mapalate game pa ito. Pero at the same time, medyo ano pa rin eh, hindi pa rin 100%, like for example, same na sila ng itemization, equal na lahat. It would matter pa rin. Yung Belleric ultimate as well as the Kaya ultimate talaga. I think sa drafting pa lang kasi nakita na natin eh. No? Drafting wise, ganun talaga. I think Unage forgot something. Well, ito yung pinag-uusapan namin dati ni Coach Panda na they tend to, you know, play around with their drafts kahit papaano. Mm-hmm. Don't really know why. Pero EVOS, PH, they're just abusing the fact na mas malakas yung draft talaga nila dito ngayon. Uh-huh. And in terms of towers, in terms of objectives, EVOS, PH, they're just showing na they really have the better draft against Onage. At ito na nga, all of the creep wave going towards the base of Onage sa ngayon. At ang kailangan na nandito ng Onage, I think proper team fight, hintayin nilang siguro pa-burn muna nila again yung ultimate nitong mga attack support. Pero teka lang, pumasok agad dito si Exhort trying to get one target from EVOS. I think it was Genevieve, pero makikita natin dito Minowan Fury sabay pasok nitong si Haji getting a kill. At ayun na nga dito Honda trying to give protection na rin naman para kay Haji, pero Haji is just killing one player from another player.
to another player. Ano na nga, tatlong membro na lang ang natitira sa Onage. For the side of Onage, they're just forcing a lot of engagements dito. They're not really the best time to engage. Pero Exhort dito na uli. The first down is there. Dunibir will get that kill. And they will go straight for the base. And that is going to be game number one. Going to the side of EVO's PH. Ang bilis ng laban, Batters. I think that was just like 12 minutes. Parang. Well, there are some factors talaga na paved the way for EVO's PH.